Hi guys! Welcome to my channel again. Welcome po sa mga ngayon lang na padalaw sa aking channel. And maraming salamat po. So, isishare ko naman sa inyo sa araw na itong aking isa pang recipe ng tofu. Madali lang gawin. At ano po siya? Siya pwede po siyang alternatives ng inyong meat. Meron tayong isang tofu. Isang block po siya. Binalot ko ng paper towel para ma-dry and i-slice natin siya mamaya. Yan, ito po yung ano, very firm na tofu po siya. Yan. And then meron tayong onions, leeks, and chili, and also syempre meron tayong minced garlic, and lalagyan ko po siya ng mushroom. Ayan, kahit po anong mushroom pwede po. Ayan, para po may extra flavor. And then meron tayo ditong flour mixture para po i-dip natin yung ating tofu. So, i-set aside muna natin itong ating mga ingredients and i-slice natin yung ating tofu. And then, ano na po siya, i-diretso na po siya dun sa ating flour mix. Ayan, haluin muna natin yung ating flour ng mabuti. I-whisk natin kasi baka po meron dyan buo na asin, eh pagka na-absorb po yan ang tofu, eh masyado po magiging maalat ang ating tofu. Eh, ang tofu po, very sensitive po yan sa pag-absorb ng ingredients. Lalo na po ng sauce, talagang i-absorb niya lahat ng sauce. Ganun po. Kaya dahan-dahan tayo sa pag-add ng seasoning, especially ng salt, kapag tofu ang ating niluluto. Para po tayo ay ano, hindi masira yung ating tofu. Kasi kapag maalat na eh, parang screw up na yung luto mo, diba? Hindi mo na mababawasan. Mas maganda pa yung matabang kasi pag matabang, pwede ka diba? Yan. Kung na-serve mo na matabang, pwede silang mag-dipping sauce, ganyan, diba? Pero pag maalat na, there's no other way na. Pag dinagdagan mo naman siya ng tubig, hindi naman po maganda na ang lasa, diba? So, ingat lang sa paglalagay ng pampaalat. Kahit pampatamis, ganun din. Yan, i-dip lang natin siya sa ating flour mixture. And then kapag po na-dip na natin lahat yan, hindi po natin agad yan ipiprito. Kasi pag pinirito agad natin yan, eh lahat po ng harina mapupunta lang dun sa ating cooking oil. So kailangan po ilagay mo yan sa refrigerator. Kung summer, tapos hayaan mo siyang ma-absorb niya muna yung harina doon. Kaya isang oras, dalawang oras, the longer is the better. Ganun. And then kung ngayon po dito sa amin, winter naman. So ilalagay ko lang yan sa isang tabi. Just set aside somewhere and then hayaan ko lang siya doon na ano ha. Unang-una ko po itong na-prepare kasi dahil gusto kong ma-absorb niya yung harina. And then ito naman po ang pinakahuli kong lulutuin kasi po ang tofu kailangan cook as you serve kasi po para yung crunchiness niya ay makain, malasahan pa nila, matis pa nila yung crunchiness kasi kapag po matagal mo na yung naluto at inilagay mo sa isang tabi, ay absorb niya lahat ang sauce at magiging malambot po siya. So, ito na, kawali natin, mag-upisa na tayo magluto. Tapos ko na pong naluto lahat ng mga ibang mga dishes. Ito na ang pinakalas. Lagyan natin ng medyo marami na mantika ang ating frying pan. Ayan. And then, ipiprito natin dyan yung ating tofu. And then, yung pong ating mantika, pagkatapos na po tayo magprito, marami malalaglag po dyan, siyempre, na harina. So, gawin nyo po, kung wala po kayong kagaya ng ginagamit ko na salaan ng oil para po malinis siya, ang gawin nyo na lang, ilagay nyo sa isang bowl, tapos doon sa heat proof, ilagay nyo doon, tapos hayaan yung mag-sick in yung harina, kasi ano yan eh, matitining yan sa ilalim. So, iscoop mo na lang yung cooking oil sa ibabaw para po hindi naman matapon. Huwag nating itapon kasi sayang. And besides, wala pong ano yan, walang lansa o ano, kasi tofu lang po pinirito natin. Pwede pa natin siyang paglutuan, pwede pa natin pagprutusan ng itlog or pagprutusan ng isda, kasi tofu lang naman po ang niluto natin dyan. Walang amoy. Ayan. So, huwag tayo mag-aaksaya. Tips-tips lang po ng kaunti. Kasi yan po ang ginagawa ko. Ayan. And then, piprito lang natin hanggang maging crunchy. Ibabalik-balik lang natin para po mabalansa yung both side.
And then, kapag po yan iluto na, gigisay natin yung mga ingredients and voila, meron na tayong lunch. And by the way guys, this recipe, ano po, talagang alternatives mo po yan sa meat. Kasi kung kagaya kita na hindi mahilig sa meat, yan po ay masarap po. Lasang meat po siya pag naluto. Lalo na may mushroom. Very ano po siya, mabango, very tasty. And then, lalagyan ko siya ng spice ng maanghang na ano, Thailand chili, yung dry. Pero binabad ko siya sa water para maging soft. And then, kinatkat ko siya para lumabas yung spicy. Ayan, kasi po ayoko ng ano, ayoko yung buto ng seed, ng dry seed chili. Ilalagay mo diyan. Tapos, madidikit yun sa tofu. Ang matigas po yung pag nanguya mo. Kaya, binutasan ko lang yung aking chili para lang lumabas yung anghang niya. Ayan. And, yeah, I hope you try it, guys. And, pwede kong, yan, diyan ko po ilalagay sa strainer pagkatapos para po matiktik. Kasi ang tofu, kapag po inilagay mo yan diretso sa plato, papawis, malalambot po agad yan. Very sensitive. So, ilagay mo dun sa parang nahanginan sa strainer. Kasi yan, butas-butas yun. So, madidrip yung oil niya, tapos hindi siya magsasagi. Ayan. Madali po siyang magsagi kasi mainit yan. Pag nilagay mo sa bowl or sa plates, magpapawis-pawis kasi mainit. Ayan, very crunchy po. So, magsasagi. So, kailangan sa strainer mo po ilalagay. And make sure ng strainer mo ay stainless, hindi plastic. At ano yan, maa-absorb ng mainit na mantika ang plastic. Ayan. And madami po to, kalahati lang po ang aking ilalahok sa ating mga sibuyas. Yung kalahati po ay itatabi ko kasi bukas gagamitin. Ganun po. Kasi ayoko po ng leftover na tofu. Sayang naman. Kasi pag leftover ang tofu, lalo pag may sauce, sobrang ina-absorb niya ang sauce. Kaya ang tendency, sobrang siyang umaalat. Hindi na masarap. Pero kung mahilig ka sa maalat, maganda. Okay lang. Walang problema. Ganun. Ganun naman tayo . Kung anong, gaya ko, takot na takot ako sa maalat. So, pero gustong-gusto ko naman talaga ang maanghang. Pag walang maanghang, parang walang ganang kumain. Ganun. So, kung gusto mo naman ay maalat, walang gana kapag hindi maalat ang kinain mo, di ganun ang gawin mo. Kasi, we're individuals. Magkakaiba tayo ng yung level ng panlasa, ganyan. So, kaya nga, home cooking, adjust on your own preference. Ganun lang. Yan. So, prito lang natin. Patapos, nakita nyo po yung harina. Kung hindi po natin yan pina-absorb, mas lalo pong mas maraming harina yan. So, pero ilagay mo po siya dun sa isang shallow na bowl. Huwag dun sa malapad na lalagyan kasi hindi magsisik in yung corn flour, yung harina sa ilalim ng lalagyan. Hindi lulutang yung mantika. So, kailangan dun sa malalim na bowl ang lalagyan mo. Ayan. So, maglagay na tayo ng fresh oil dito sa ating kawali kasi isusutay natin yung ating mga sibuyas. Ayan. Sandaling-sandali lang po sutay nito ha, kasi kailangan crunchy pa yan. Ayan. Para lang pag naamoy mo lang na mabango na, ibig sabihin nun talaga na-absorb na ng oil yung fragrance ng ating sibuyas and then ng ating leeks and then okay na po yung kasi kailangan medyo crunchy pa yung ating sibuyas. Diba? Ganun ang bistek. Ang tawag sa amin, bistik Tagalog. So, siguro may bistik na English. Ayan. Ganun po. So, lalagyan natin ng... Ayan po pa kapag na sutay na po natin ang ating sibuyas. I-scoop po natin yan. Ilalagay po natin sa isang lalagyan. Set aside. And then, gagawa po tayo ng sauce. Ayan. And then, kapag ready na yung sauce natin, drop in everything and then mix and then ready to serve. Very quick po, kailangan quick na quick ang pagluluto mo ng tofu and then quick serve din right away from the kawali to the table. From the pan to the table, ganun po. Huwag mo nang ilalagay sa isang tabi. Ayan.
medyo mababagala lang ng kaunti to kasi pipicturean ko lang. Ganun po. So, hindi pwedeng ano siya, yung isi-set aside mo dyan. So, kaya kung ang iyong, kung sa iyong, let's say, yung lunch mo, ako kasi yung 5 dishes na niluto mo, so, yung 4 na luto ko na, yung isa, ito na lang, last na to. So, pag nag-hain ka, last to. So, makakain pa nila na crunchy. Pero pag naluto mo yun ang pinakauna, hala. Very saggy na yan ay hindi na nila magugustuhan. Kasi hindi na nagusto nila, mangunguya nila yung crunchiness ng tofu sa labas. And then, yung ano, soft naman yung inside. Ganun po ang dapat. Ayan. Pero kung hindi naman mareklamo yung ipinagluluto, okay lang yan. Ito yung ating broth, chicken broth yan. Bali, 1/2 cup lang po. Kasi gagawin na natin yung sauce. Hindi pwedeng lutang sa sauce yung ating tofu. Ayan. Kasi hindi marunong maglangoy ang tofu. Kaya huwag maraming sabaw. Unless, ginawa mong miso soup. Ayan. Lagyan natin ng ano. Yung broth natin, plain yan ha. Walang asin. Kasi pag gagawa ka ng broth, chicken broth, any broth, huwag mo lalagyan ng asin. Kasi, ano lang eh, pansabaw yan. Kapag nakapagsabaw ka na, saka ka maglagay ng ingredients. Ayan. Lalagyan ko ng 1 tablespoon ng soy sauce. And then, lalagyan ko din mamaya ng a drop of dark soy sauce para mo mas maganda ang kulay ng ating buhay. Maganda ang kulay ng ating tofu. Kasi kung hindi mo lalagyan, maputla yan. Hindi po maganda. Para medyo presentable naman. Kahit tofu lang yan, presentable naman. And then, kaya may lagyan natin ng chili para may pakulay, ganun. And then, hindi na po natin lalagyan ng pampalapot yan. Kasi, yung pong ating tofu, nabalot na yun ng harina. So, pag nilagay mo dyan, marirelease po yung harina. Ano po siya? Lalapot na yung sabaw. So, hindi na kailangan ng pampalapot dyan. Kasi otherwise, magiging ano na po yan, magiging paste na yan. So, okay na po yan. And then, this recipe po, maraming paminta po dapat. Kasi, ano yan, yung black pepper taste ang nangunguna dyan pag kinain mo. Ayun. Lagay na natin yung kalahati ng tofu. Halo-haloin lang natin para ma-coated siya ng sauce. And then, ilalagay na natin yung ating mga ano, sibuyas natin. So, kaya inuna natin ibalik ang tofu kasi para makarelease siya ng starch. And then, lalapot na yung ating sabaw, yung ating sauce. And then, saka natin ilalagay yung ating mga onions and garlic. Ayan. Look at the color. Kung gusto mo po naman ay yung medyo may sabaw ka sa kanin, eh dagdagan mo na lang ng water o nang dagdamihan mo ang broth, tapos lagyan mo ng pampalapot kasi ano na, pag dinamihan mo, hindi na po siya malapot. Ayan o, automatic absorb na po yung sauce natin. So, kaya kailangan yung pag nalagay mo ng pampaalat, kailangan minimize kasi yan o, absorb lahat. Eh kung maalat yan, hindi mo na makakain yung tofu. Na-absorb na lahat, diba? So, ayan. Thank you guys for watching. And then, isi-serve na natin yan. Pero lagyan ko muna siya ng ano, green onions. Kapag ako eh nagluluto, ang green onions is very, very important. Yung garnish. Yan. So, ipi-plates na natin yan. Ayan. Yung aking forever na plates. Dalawa po yan dati. Pero yung isa nabasag na. Nabagsak ko. Yan, look at that. Isn't it amazing? It's just tofu. Yan. Pero alam ko naman na ang pork na bistek ay may sabaw, yung may sauce. So, hindi po pwede yung sa tofu kasi magsasagi yan. So, ang ating tofu. So, kaya kailangan dry siya. Ayan. Pero yung style niya ganun. And then, lasang meat po siya, guys. Kung ikaw light eater, tama po ito. Partneran mo lang ng pechay o broccoli or ginisang repolyo.
kung nasa Pinas ka, huwag ka nang mag-broccoli, ang mahal-mahal ng broccoli doon. Repolyo, ayan, tapos, ano pa, basta green vegetable, huwag naman yung malunggay kasi, pwede naman malunggay soup. Yeah, malunggay soup, kung kailangan may greens. And then, pwede rin, very good po ito sa mga bata, kaya lang, siyempre, huwag mo nang lagyan ng sili kung may bata, tsaka yung chili paste, huwag mo na rin lalagyan. Pwede naman pong ganyan lang, plain, walang chili. Pero ako, hindi ako makaka... I can't live without chili. Ang arte. Mahilig talaga ako sa maanghang. Parang kasing malungkot kumain pag hindi maanghang. Parang ganun. So, ayan. Thank you guys. Thank you guys for watching. And thank you for joining me. And for this whole week, ito lang po ang nagawa ko. Yan lang pong na-edit ko. Sobrang busy sa trabaho, grabe. Parang robotic na po. Parang wala nang pahinga. Ganyan. So, thank you guys. And sana po itry nyo yan. And then, kito nyo, very easy. Very easy. Na ano, walang, very, and also, all the ingredients are very accessible. So, yan guys. Ready na po ang ating dinner. Thank you very much for staying with me, for watching. God bless.